Huwag na kayo magsalita. Kailangan niyo pa mapahinga. Sana bigyan muna natin ng panahon si Evie, ha? Para makapahinga. Wala kaming balak manggulo. Gusto lang makita ni Hannah ang mama niya. Pagbigyan mo na naman yung bata, oh. Anak din naman siya, eh. Nandito na po ako, Ma. Ma, huwag niyo po pilitin yung sarili niyo na magsalita. Okay na po yun, Ma. Basta magpagaling po kayo, Ma. Masayang-masaya lang po ako na nagising na po kayo. Ma, gusto ko pong magpasalamat dahil niligtas niyo po yung buhay namin ni Nanay. ABL, marami salamat po. Utak ko sa inyong buhay ko. Ma, huwag mo na pag-uriyo ng sarili mo. Kailangan mo na magpahinga. Pwede naman sila bumalik sa ibang araw. Magpapaawag na po kami, Ma. Pagaling po kayo, Ma. Sige pa, Sir Paul. Alis na po kami. Nurse, ibantayan mo si Mama. Nathaniel! Nathaniel! AVL? Magaling na po kayo. Walang makakaalam ng sekreto natin. Sige po, Evian. Magpagaling po kayo. Uwi na po muna ako. Sir Narcy, attorney, alis na po muna ako. Sandali! Alam ko kung ano iniisip nyo, na mabibilog nyo naman ang ulo ni Avia para makatulong ito sa kaso nyo. Pero nagkakamali kayo. Dahil hindi ko nahayaan makalapit kayo ulit kay Avia. Grabe ka naman makapagbintang, Sir Paul. Binisita lang namin si ABL para makita namin kung anong kalagayan niya. Para lang kay Hannah. Anak din naman siya ni ABL, ah. Yun nga, hindi ko maintindihan, Dimas. Pinakulong niya ang nanay niya. Ginagawa ba yan ng isang anak sa magulang niya? Di ka naman po ginusto to, kuya. Ako di naman po yung naiipit. Kung pansin sinasabi ng taong to, Hannah, sinisira lang yung loob mo. Alam natin ang tama. Alam natin ang katotohanan. At kakampi natin si AVL. Sir Paul! Kagigising lang po ni AVL. Dapat nga po magpasalamat po tayo dahil nagising na po siya. Hindi po tayo dapat nag-aaway-aaway. Uulitin ko. Wala akong pakialam sa mga rason nyo. Pero wala na sa inyo ang lalapit o kakausap kay Avian. Huwag niyong galitin. Sundin na lang ako. Rachel, na coincidence lang to na magkasama yung taong naka-aksidente sa inyo at tao ni AVL, di ba? Ang tanong, Rach, kung may kinalaman ba si AVL dun sa aksidente niyo ng dati mong pamilya? Kilala mo ako, Tessie. Ayoko na nag-iisip ng masama sa kapwa ko. Pero pag nalaman ko na may kinalaman si AVL sa pagkamatay ng anak ko, patawarin naman sana ako ng Panginoon.
Pero hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Dito na kami. Huwag ka mag-alala. Saglit lang kami dito sa lungga mo. Okay, salamat. O, dito muna tayo, pinsan. Hideout, ito nang kakilala ko. Panginoon, alam ko pong hindi madali para kay AVL na itama yung mga pagkakamali niya. Lalo na po kay Sir Paul. Nakita ko po kanina na lalo pa po siyang napupuno ng galit at puot sa loob si Sir Paul. Kaya gabayan niyo po siya, Panginoon. Gabayan niyo po si AVL sa mga susunod niyang gagawin. Tulungan niyo din po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako na matulungan si AVL sa misyon niyang to. Dahil hindi ko po iiwanan sa misyon na to ang lola ko. Tutulungan ko po siya, Panginoon. Tutulungan ko po ang lola ko. Lalong-lalo na po sa pagbabago ng tatay ko. Ay, Ma. Kumusta? Alam ko, bago nangyaring lahat, hindi pa tayo masyadong okay. Marami tayo pagtatalo. Pero gusto ko malaman mo, pwede natin kalimutan lahat ng yan. Ang importante, magaling ka na. This is a new start for the both of us. Yes. We'll start over na. Yes, ma, tama yan. Gusto ko rin malaman mo, Ma, that our company is back on track. Marami pong mga problema habang natutulog ka. Pero sinigurado ko, maprotektahan ko lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pinaghirapan natin. Mas sinigurado ko, hindi magdadagumpay yung mga gusto magbabagsak sa atin. Paul, no, you don't understand. I don't mean the company. Ibig kong sabihin, tayo. Magsimula tayo uli sa family. Kasama si Mary. Ma, man, manihirap ako magsalita. Huwag muna natin pag-usapin yung mga bagay na yan. Pahinga muna kayo. I'm okay. Listen to me. We have to do things right. We have to set everything straight. Start with Mary. Kailangan kaayos kayo ng kapatid mo. Huwag mo muna isipin yung mga bagay na yan. Pahinga na kayo. Doctor's orders. Paul. Kukunin ako sa labas. Mercy, bantayin mo na si Mama. Buti nagising na si AVL. Nakausap mo na ba siya? Hindi pa nga masyado, Joshua. Masyado pa kasing mahina si Mama. Gusto mo, dumala ulit tayo tulad ng ginawa natin yung isang araw. Hindi na muna siguro, Joshua. Pagsabihan na rin kasi kami ni Kuya Paul na ayaw niya kaming nakikitang dumadalaw dun kay Mama. Eh, ayoko naman makadagdag sa init ng ulo niya. Pero mahalaga ngayon, magaling na si Mama. Boss, magaling na pala si ABL, no? Oo nga. Ibig sabihin nito, boss, tuloy-tuloy na yung kaso niyo, no? Laban sa kanila. Kayong dalawa, oh. Kagagaling lang ng tao, yun agad ang niisip niyo. Boss naman, siyempre, masaya din kami na okay na si ABL, no? At saka, boss, concern lang kami para sa kaso niyong pamilya. Huwag kang mag-alala, Hana. Alam mo, sigurado maging maayos din yung pamilya mo. Wala namang imposible, eh. Basta ako, kailangan mo ako, andito lang ako. Sabihan mo lang ako. Salamat, Joshua. Ay, pwede nga tigilan niya na makarami na tayo, ha? Opo. Alam niyo, kayong dalawa, naiintindihan ko naman kayo. Alam nyo, yun din yung sinasabi ng bago naming abogado, eh.
pag gumaling ng araw si ABL, magtutuloy-tuloy na yung kaso. Makakamit rin namin yung station. Matagal na namin pinaglalaro para kay Bayaw. At saka hindi lang naman station para kay Abner ang hanap namin eh. David Solomon. Siyempre, kaya lang naman ginagawa ito. Ayaw naming mangyari sa iba yung nangyari sa pamilya namin. Nathaniel, bakit mo nasabi na ito na yung simula ng pagbabago ni AVL? Ang totoo niyan, Abby. Naging misyon ko si AVL nung hindi pa siya nagigising. Ha? Paano naman nangyari yun? Nakita ko kasi ang kaluluwa niya nung hindi pa siya nagigising eh. Parang multo? Oo, Abby. Naging matagumpay yung misyon ko sa kanya. Natulungan ko siyang magbago. Eh, di mabuti naman pala, Nathaniel. Diba, dati mo pa yung gustong mangyari? Ang magbago ang lola mo? Oo, Abby. Malaki yung may tutulong nito sa misyon ko, Abby. Sa pagbabago ni AVL, sigurado akong maitatama niya na yung mga maling tinuturo niya sa business club. Gising na pala si AVL sa kanyang koma. Paano mo nalaman yun? Tinatago namin yun sa presa. I have eyes and ears everywhere, Martha. Mr. Gustavo, ngayon nagising na si ABL. Meron kasing posibilidad na baka maapektuhan yung mga plano natin. Kaya nga kailangan natin madaliin yung mga plano natin. We have to move fast, Aaron. Habang mahina pa si ABL, ayokong maging hadlang siya sa mga plano natin. Ang Mega City, kailangan kumbinsihin si Paul na ito lang ang tanging solusyon niya sa lahat ng problema niya. Para siguradong mabuksan niya ito sa araw ng anibersaryo ng business club. Understood? Kasama, una pa lamang po ang aking pasasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta nyo kay ABL. Ha? Hayaan ninyo, ito lahat ay makakarating kay ABL. Maraming salamat sa inyo. ABL! Naku, ABL? Mukhang nakarating na yata sa business club members natin yung tungkol sa paggaling ninyo. Abay, nakita ko sa labas, tuwan-tuwa, nagsa-celebrate. ABL, parang hindi yata kayo masaya. Eh, solid na solid po yung mga supporters na sa inyo. Of course, masaya ako, Narcy. As a matter of fact, I need to see them as soon as possible. Ay, ganun po ba? Ah, sige po, mag-sched po ako ng seminar ASAP, okay? Sige po. Ay, saglit lang po. Ako baka hindi pa kayanin ang katawan ninyo. Okay lang po. Ano po yung utos nyo? Sige, ako na lang po. Gusto kong puntahan, Narcy. Ah, puntahan? Sige po. Ikukuha ko po kayo ng wheelchair. Sandali lang po, ha? ABL, dito niyo po talaga gustong pumunta? Sa chapel? Yes, Narcy. Would you like to join me in prayer? Po? Hintayin ko na lang po kayo sa labas, ABL. Nurse, nasaan si ABL? Ay, nag-request po siya kanina, sir, ng wheelchair. May pupuntahan po yata sila ni Sir Narcy. Saan siya pumunta? Kumanan po sila paglabas nila ng kwarto. Hindi ko lang po sigurado kung saan sila dumiretso. Panginoon, maraming salamat po for giving me a second chance at life. Alam niyo kung gaano kaimportante ito sa akin. Pinagkalooban niyo po ako ng pagkakataong maitama ang lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa buhay ko, sa pamilya ko, sa maraming tao. Hinding-hindi ko po sasayangin itong panahong ibinigay niyo sa akin. Hindi ko po alam kung ano pang mga pagsubok ang pagdadaanan ko, ang haharapin ko,
alam kong hindi magiging madali itong mission ko sa buhay. That's why I'm asking for your help. I'm asking for your guidance. Pinagkakatiwala ko po sa inyo ang buong buhay ko. Samahan niyo po ako sa lahat ng mga kailangan kong gawin. Alam ko pong kayo lang ang makapagbibigay sa akin ng lakas, Panginoon. Alam ko rin, makakaya ko ang lahat kung kasama kita. Kanina sa chapel. Yes. I was praying. Ma? Ma, yung totoo, okay ka lang ba talaga? May kailangan ka ba? I'm fine, Paul. You know, Paul, when I was in a coma, I felt so powerless. I realized, sa harap ng kamatayan, walang maitutulong kahit na ano pang material na bagay na meron tayo. Kasi mga sandaling yun, wala akong nagawa kundi isuko. Isuko ang sarili ko sa Panginoon. Wala tayong ibang makakapitan sa buhay. Kung hindi yun. Ma, it's the depression. It's the frustration. Kahit sinong tao, pag na-comatose, makakaramdam din ng ganyan. No. You have to understand what really happened to me. I heard you. Narinig ko lahat ng sinabi mo sa akin when I was in a coma. You were trying to save the company. Sa mga sandali niyo, wala akong ibang gustong gawin kung hindi magising. Nakikita ko, inalamon ka na ng galit mo sa kagustuhan mo na masalba ang kumpanya. At nakikita ko na yun ang nagtutulak sa'yo para gumawa ng mga maling bagay, anak. Ano ang balak mo, batang anghel? Ano na naman ang misyon mo? Kailangan kong malaman. Dapat una ako sa bawat akbang mo. Tabi mo. Daniel! Iho! Sir Gustavo, bakit po? Buti natatandaan mo pa pangalan ko. Saan ba punta mo? Halika, sumama ka sa akin. Po, wag na po. Malapit lang naman po ako eh. Doon po sa foundation, kina Nanay Rachel. Nanay Rachel? Opo, si Dr. Rachel. Of course! Si Dr. Rachel. Kilala niyo po ba siya? No, not personally. Pero, alam ko na siya yung dating asawa ni Paul Aksamana. Sige po, mauna na po ako. Nathaniel! Bakit po? Liga dito. Sige na, sumabay ka na sa akin. Total, dun din ang daan ko eh. Sige na, pagbigyan mo na ako. Daniel, naalala mo pa ba yung kwento ko sa'yo dati? Tungkol dun sa Tatay Abner mo, nung tinulungan niya ako. Gusto ko sanang ibalik yung pabor. Gusto kong tulungan ang pamilya niyo. Kaso, hindi ko alam kung paano gawin ito. Baka naman pwede mo akong matulungan. Gusto ko kasing mas makilala pamilya mo. Lalo na yung mga anak niya. Wala naman sigurong masama doon, di ba, Nathaniel? I was protecting our company. I was protecting you. I know, son. Pero pwede natin gawin ang mga bagay sa tamang paraan.
Alam ko, kaya mo lang naman ginawa yung mga bagay niyo dahil na rin sa mga maling tinuro ko sa'yo. And I'm sorry, son. I'm very sorry for that. Paul, nagkamali ako. Alam ko, binigyan pa ako ng pagkakataon para magkaroon ng pangalawang buhay, para maitama lahat ng mga pagkakamali ko. Son, we have the second chance. We can start all over again. It's a new beginning for us. Pwede natin itama lahat ng mga mali natin. At gamitin natin ang kumpanya para makatulong pa sa mas marami pang tao. Ma, hindi ko alam kung bakit mo sinasabi lahat ng to. But clearly, you are not well. Hindi ko alam kung dahil sa mga medications o kung ano. But you are not yourself. Alam ko, mahirap, anak, na tanggapin lahat ng mga sinasabi ko sa'yo ngayon. Pero please, buksan mo lang ang puso mo, buksan mo ang isipan mo. Subukan mo ang tanggapin. Alam ko, balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Makikita mo, it's because mahal kita, anak. Ayaw kita maligaw ng landas tulad ko. Mapasensya ka na. Pero may mga meetings pa ako. Pumunta ako dito para kamustahin ka. I have to go. Paul. Son. Paul. Dito na po ako. Tabi mo. Nathaniel. Ibigay mo sa nanay Beth mo to. Sabihin mo sa kanya, tawagan niya ako kahit na anong oras. Tutulungan ko siya sa kaso ng Tatay Abner mo. Para lang maibalik ko ang tinulong sa akin ng Tatay Abner mo. Ano nga pala ginagawa mo dito, ha? Wala po, Sir Gustavo. Kakausapin ko lang po si Nanay Rachel. Tungkol saan? Po. Hindi, napansin ko kasi mukhang close kayo ni Doktora Rachel. Nanay pa nga ang tawag mo sa kanya. Siguro, anak ang turing niya sa'yo. Parang gano'n na nga po. Sir Gustavo, ay pumubuksan ang pinto. Kung hindi ako nagkakamali, may anak, si Paul Laksamana at si Dr. Rachel, na namatay sa aksidente. Tama ba ako, Nathaniel? Opo, Sir Gustavo. Sir Gustavo, ayaw pumubuksan ang pinto. Paano po ba to? Alam mo ba kung anong pangalan ng anak nila? Bakit po ba kayo interesadong malaman, Sir Gustavo? Ano po ba yung kailangan niyo sa akin? Wala lang, ha? Curious lang. O, sige. Sige po, salamat po ulit, Sir Gustavo. Ibababa na kita. Sige po. Salamat na lang po ulit. Bakit parang may iniiwasan ka, Batang Anghel? Mukhang may nililihim ka tungkol sa anak ni na Paul at Rachel. Kung ano man yan, Nathaniel, kailangan kong malaman. Rachel! May bisita ka. Nanay Rachel! Nathaniel! Oh, kamusta ka na? Okay lang po. May balita po ako tungkol kay AVL. Ha? Wala na si AVL? Hindi po. Nagising na po si AVL. Magaling na po si AVL. Mabuti naman kung ganun. Nathaniel, nakakausap na ba si AVL? Nakapagsalita na ba siya? Opo. Binigyan po siya ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon. Naniniwala po ako na gagamitin niya po yun para maitama yung mga nagawa niyang pagkakamali dati. Si Gustavo, hindi na po lahat ang mga impormasyon na pinapanap niyo sa akin. Sige, salamat. Makakalis ka na. Sige po. Kakausapin ko lang po si Nanay Rachel. Mukhang close kayo ni Doktora Rachel. Nanay po nga ang tawag mo sa kanya. Siguro, anak ang turing niya sa'yo. Parang gano'n na nga po.
Nathaniel Laksamana. Nathaniel, hindi kaya nagkataon lang to na ang batang anghel, anak ni Paul Laksamana?